So, hello mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Welcome back to me. So, ang topic po natin ngayon ay mga births. So, nasa Santiago chapter 3 na po tayo, verse 1 hanggang 12. So, ang topic po dito is ang dila. So, ang dila po ay isang napakatinding ibig sabihin po yung maliit na bahagi sa ating katawan, ngunit ito ay makasalanan. Nagdadala po ito ng marami na pagkakasala sa ating buhay. Sabi nga, mas mabuti pa nga daw po ang isang kabayo na nilagyan ng renta, at ito po ay kung saan naisin ng nagdadala ng kabayo ay makakapunta kung saan man nanaisin. At ganoon din po ang malaking barko, kung saan po naisin ng piloto ay ito po ay napapasunod. Ngunit ang dila po ay talagang napaka makasalanan kung hindi po marunong magtigil ang isang tao kung paano po tayo mananalita o paano po natin gagamitin yung ating bibig sa pagpapapuri at panlalain ng ating kapwa. So, pakinggan po natin ang chapter 3 na Santiago, verse 1 hanggang 12 po mga kapatid, upang maunawaan niyo po ang mga verse na ating binabasa, na ito po ay dapat sa buhay po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, at upang lubos po natin makilala ang ating Amang Lumikha at ang ating Panginoong Hesus Kristo, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ito po siya po ang daan Santiago chapter 3 verse 1 hanggang 12. Ang dila. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magtigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayun din ang barko, kahit na ito ay napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin sa iba, na ibaling ito saan man nais ng piloto sa pamamagitan ng maliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na hagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paumuin at napapaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpapapuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig ang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari. Mga kapatid, hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng alebo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lahat ay hindi bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Amen.